Office of the Vice President spent the confidential fund in 11 days. The office submits its stand that it is inaccurate, Mr. Speaker, Your Honor. The report of COA, which is the basis of the report of COA for the utilization of the fund, starts from December 20 to 31, and that is 11 days. However, Mr. Speaker, Your Honor, the implementation of the programs started on the day that the SARO was released, in December 13 of 2022, which means immediately after the release of SARO, the implementation... Tinan mo ah, 13. So, kaya naging 19 days. Ngayon, kung ano naman, 20, which is 11 days. Hindi na kasi pwedeng lumagpas kasi meron nga tayong calendar. Kung yung pera na yan, ginastos mo ng 2023 na January 1. Palpak ka na nun kasi hindi na siya para dun eh. Para siya sa taong 2022 eh. So palpak na yun. Pagka ginastos mo siya sa January 1 or January 2, wala na. Makakasuwang ka na nun. Bawal na yun. O kaya meron ka na ng grace period or meron ka na ng what? 11 days na grace period or 19 days grace period. Anong gagawin mo dun sa pera? Ay, hindi ko gagastusin. Sa susunod ko na lang gagastusin. Anong nangyari doon? O, imbis na yung 125, halimbawa, kung yung 125 million, hospital cash assistance yan. Hospital bill assistance, doon nila inilagay. O, imagine ilang hospital bills ang nabayaran ng 125 million na yan versus kung nireserve nila yan at gagastusin na lang nila sa susunod na taon. O, imagine niyo, imbis na nakatulong ka ngayon, next year ka pa makakatulong. Ganun yun siya. O, kaya yun yung ano, yun kaya nga si Fiscal Darwin Cañete sinasabi nga niya regardless kung ilang araw na ubos yan, ang tanong is, ang dapat na tanong dun is, ninakaw niyo ba yung pera o hindi? Yun lang naman ang tanong. Ninakaw niyo yung pera o hindi? Kung hindi niyo ninakaw, di palakpakan natin. Kung ninakaw niya, putya makulong kayo, mapunta pa kayo sa impyerno.